at kay Lenny Robredo, sino nang nagpupush sa kanya? Si Sharon Cuneta. Ano yung kailangan na namin ng dissenting ano? Presidente. Kasi nawala na yung dissenting ano? Oh, sino pa? Ano kinaugnayan? Ay, akin ha? Eh, asawa ka ni Kiko Pangilinan. Ano naman sabihin mo si Duterte? Gusto mo? Eh, baka nagalit si asawa mo. Oh, sino pa mga nagsasabi? Sila-sila lang. Kampo lang niya nagsasabi. Na, oy, tumakbo ka na. Lenny Robredo, wala na kaming choice. Diba? Wala na kaming choice. Wala na kaming choice. Ikaw na lang. Isipin mo, actually offending pa nga yung sinabi ni Pangilinan eh. Isipin mo yung sinabi ni Pangilinan na she is one of our choice. Choices. Sandali. Siguro din natin mamaya, mali na naman English ko eh. Magagalit na naman kayo. Ayan, wait lang, hanapin natin. Ay, sorry, sorry. Galing natin yan. Ah. Wait lang. Ito rin ang sinisikaw ni Jem Magno. Pransararan. Takbo sararan. Ayan, oh. Robredo. Still one of LP's choices. Oh. Isipin mo? Actually, nung una ko nabasa to eh. One of choices lang? Hindi siya talaga yung pinaka-choice nyo? Di ba hindi kayo natatawa? Parang isipin mo ha. Sabihan ka ng, kasi si Pangilinan po ang leader ng Dilawan. Oh. Totoo, bakit? Siya ang leader ng Liberal Party. Okay? Hindi ho si, nagkataon lang ang pinaka may mataas na posisyon na Liberal Party, kaya siya ang pinaka tumatayong mukha ngayon, eh si Lenny Robredo, kasi Vice President siya. Ha? Di umano. Pero si Pangilinan talaga ang pinaka pinuno nila. Tapos sasabihin ba naman ni Pangilinan, isa siya sa mga ano, sa mga choices namin. Birang buhay ito! Isa ka lang? Hindi talaga ikaw yung choice? Ano to? Hindi ka ba nahihiya nun? Yung ultimong partido mo, hindi ikaw ang choice. Isa ka lang sa pinagpipilian? Sige nga ho. Sabi ko nga, pabira. Siguro naman, kung meron man sa partido ni Pangulong Duterte, isa lang ang sasabihin niya ng choice nila si Mayor Sara Duterte. Oh. Kahiya-hiya eh. Nakdentutya eh. Alam mo, sa totoo lang, hindi lang sinilip ito ng ano ha. Sinilip ng media. Pero isipin mo, yung leader ninyo, sasabihin, isa ka lang. Isa ka lang sa choice. Mamimili pa kami, meron pang iba eh. Pipili pa namin, wala ka pa. Hindi pa ikaw yun. Pambirang buhay yan, oh. Parang napilitan. Iba talaga to si Kaki, oh. Ay, si Pangilinan, oh. Ayan, oh, sabi ni Randy Garcia, proud DDS here, kasama ako sa motorcade sa Pampanga noon, pati sa Quirino Grandstand. Oy, andyan tayo, nasarap ako dyan sa Quirino Grandstand, ha? Grabe yung eksena dyan. Alam nyo ba ang tense dyan sa Quirino Grandstand? Kasi there was really a threat noon sa yung last, yung sa Quirino Grandstand, yung last na. Yung sa Luneta, yung lahat nagpuntahan na. Last na yun eh. May threat talaga. Alam ko yun. Kahit yung mga performer, yung talagang everyday na kasama, nakalayo kay presidente. Bawal talagang lumapit. Walang pwedeng lumapit. Tapos nakaano siya sa gitna. Tapos meron siyang ganun, talagang yung ang tawag doon, yung hindi bulletproof. Naka ganun talaga siya, nakalayo kasi may threat talaga. May threat na papatayin siya that night. Actually, yung mga taong nakapaligid sa kanya, sinabihan na cancelin na yun eh. Delikado, anyway you're winning. Anyway you're on top. Kaya lahat kami noon, stress kami noon, lahat kami pinatatabi. Walang exemption to. Lahat kayo tabi. Pinagaganon. Eh si Pangulong Duterte, tigas ulo. Tigas ulo, as in, ang dami ng pulis nun. Pumunta siya sa harap, as in, umalis siya dun sa pulpito niya. Yung ganyan, labas siya oh. Nataranta lahat ng pulis, nagpuntaan sa harap eh. Talagang ganun sabi niya. Oh, sige na, barilin niyo na ako. Ay, grabe ho yun. Oh, sabi na, asan na yung babaril sa akin? Diba, ganun na si presidente nun. Parang ang gusto na yakapin siya ng mga tao para wag na siyang ano eh, sa tindi.
Totoo talaga eh. Ayan nun, it's ano yun. Sabi ko sa inyo, ang sumusuporta kay Pangulong Duterte nun, grabe. Buong buo, buong buhay nila ibibigay nila kasi naniniwala sila na itong tao na ito ang magbabago sa bayan natin. Tapos sasabihan tayong tanga? Hindi kayo mapipikon doon? Tapos sasabihin nyo, hindi, okay lang yan. Hindi naman taga-DJ siya. Oh. Kaya ako sabi ko sa inyo, eto yung sinabi niya, wapak na sa akin yun. Ang maniwala pa dyan, hindi na talaga DDS. Hindi na talaga Duterte supporter. Gets nyo? Nakakaya nga yun kasi tapang niya taas ang tao, inarangan siya. Eh, grabe mo yun. Alam nyo, promise, kasi nandun ako, nagbibideo ko dun eh. Nakalive ako nun. Grabe yung live views namin nun eh. Nagbibideo ko nun. Hindi na sobrang late na. Late na nakarating sa Quirino Grandstand si Pangulong Duterte. Pati doon sa Taguig, yung nag-show sa nag-campaign sa BGC, hindi na makaandar yung kanyang yung ganun ano niya, yung parang ginagamit sa mga Pope, hindi na makaandar sa sobrang dami ng tao sa karsada. Grabe ho yun. Nakakaiyak, grabe. Sabi ko siya, grabe talaga. E nung nanalo siya, sobrang sabi ko, salamat talaga Lord, napakabuti mo sa amin. Imaginein all the things that happened to the Philippines tapos si Maroas ang presidente. Yaktai tayo lahat nun. Yung walang puso, alatang-alatang, hindi, alam mo yun, buti itong Pangulo natin. Hindi man perfecto. Sabi ko naman sa inyo, wala namang Pangulong perfecto, walang gobyernong perfecto, Diyos lang ang perfecto. Pero kung isipin nyo ngayon, presidente natin si Maroas, si Binay, patay tayo dyan lahat. Diba? Kaya nga ho, ito lang makikwento ko sa inyo. Ito ako bilang nangampanya ng 2016. Ito yung nararamdaman ko kay Mayor Sara Duterte. Everyone is pushing her. Sabi ko sa inyo, everyone is pushing her kasi, sorry Mayor Sara Duterte, I know ayaw mo talaga. Ayaw mo talaga. Alam ko ha, sa mga tao nakapaligid sa kanya, ayaw niya talaga. Ayaw din ng iyong tatay, bilang tatay. Pero, pasensya na. Pasensya na, we will oblige you to run. We need continuous projects ni Pangulong Duterte. Kailangan nung matuloy. We need you, ma'am. Sana po, ma-consider nyo. Ha? Annalyn Jamilano, nayak naman ako sa kwento mo, talaga mahal ng tao. Oo, grabe. Sino na dito nung nandun? Kayo, doon sa Quirino. Alam mo ba ito, ha? Kwento ko ba ito? May isang, hindi ko na lang sasabihin ko anong pangalan na, malapit sa pamilya ng mga Aquino. O, yan. Isang mayamang malapit sa mga Aquino. Ha? Ang nagpunta dun sa Luneta, naandun pa siya sa likod at likod just to show a support to Mayor Rodrigo Duterte at that time. Grabe. Grabe ho ang tao noon. Sobra. Iba't iba. Mayaman nito, oligar to ha. Yung sabihin, ano to, yung yayamanin. Pero nandun siya sa likod, nangangampan niya kay Pangulong Duterte. Halo-halo ang tao nun, mayaman, mahirap, naandoon. Kasi alam naman natin, alam naman talaga natin, na this country, okay, alam natin na itong country na ito, ito ang country na pinamumunuan ng mga oligarch. Alam natin na si Rodrigo Duterte lang ang pwedeng bumangga dito sa mga oligark na to. Wala na. Lahat yung palamunin na ng mga oligark. Lahat ng mga kandidato nun, mga palamunin ng oligark. Pasensya na, pero hindi. Example si, ano, si Madam Miriam. Pero karami, lahat siguro ng ano dun. Kung ako, no comment, ha? Kaya talagang sobra akong nagagalit pag inaapit sinasabihan ng mga DDS. Ay, sabi ko sa inyo, huwag ako, ipagpapatayan ko yung salitang DDS na yan. Jobber the Good Book, nasa Pinas po ako at namigay ng tubig sa mga tao. We need Duterte for our country. Sana nga eh. So ganito lang mga kapatid, mga kaibigan, mga banateros. Sana ho ulitin natin. Ulitin natin yung ginawa natin kay Pangulong Rodrigo Duterte. Na kung nais talaga natin ng tunay ng pagbabago. Pag ang bayan natin napunta na naman doon sa mga quote-unquote mga oligarch,
na controlled politician, patay ho tayo. Balik na naman tayo. Iyak-tawa na naman ho tayo. Iyan ang problema ko eh. Kasi, alam ko marami sa inyo nasa ibang bansa na, pero nais nyo naman maging proud. Sa katunayan nga, ito. OFW, everyone in the people in the house. Ah. Kayo mga OFW, naging proud kayo nung naging presidente si Pangulong Duterte, di ba? Bakit? Sikat na sikat siya sa buong mundo. At yung ito kayong kwento ni Mocha nun eh. Yung kwento ni Mocha nun, ha? Hindi pa siya nasa government nun, ha? Wala pa siya. Panahon pa ni Pinoy. Ito, totoo ito, ha? Nag-show kami sa ibang bansa. I forgot kung saan yun. Alam ko, Middle East yun eh. Tapos eh, alam mo naman si Mocha, gandahing babae yan eh. Pag nasa ibang bansa yan eh, Pinay look, long hair, morena. So may mga nagbu-buffet kami, breakfast yun eh. Kain-kain kami ganyan. May lumapit sa kanya. Sabi sa kanya, oh, where are you from? Ha? Mga taga-Middle East, where are you from? Ganyan-ganyan yan. I'm from the Philippines. Sagot ni Mocha. Sabi niya, I know your president. Your president is stupid. Ginanon si Mocha nun. Alam mo, actually, yun ang isa sa mga turning point ni Mocha bakit siya nagpolitika. Alam niyo ba yun? Alam niyo ba yung kwento na yan? Kinwento yan ni Mocha pa ulit-ulit eh. That's one of the turning point ni Mocha why sabi niya, no, we have to do something even if we are an artist. Why? Artist tayo, pero ganun ang treatment sa atin ng ibang lahi. Hindi porket wala ka sa politika, eh wala ka ng, hindi ka tatamaan. Andali, tanggalin ko lang muna itong robredo na ito ah. Kahit hindi, wala ka sa politika, hindi ka tatamaan. Hindi, Pilipino ka eh. Yun ang problema, Pilipino ka. Wherever you go, you will bear the name Philippines. At yung mga foreigner, pag alam nilang korap ang bansa mo, nakakaya. Napahiya si Mocha nun. Sobrang napahiya si Mocha noon at yun ang turning point sa kanya. Sabi niya, kailangan natin ng Pangulong maayos. Kaya nung na time na ina-explain ko, nakikita namin ang itsura ng Dabao noon, doon kami sobrang nag-decide to support Mayor Rodrigo Duterte. Kasi sabi namin, for once, sana magkaroon tayo ng matinong presidente. Pasensya na, pero totoo eh. Nagalit yung foreigner, talagang minaliit si Mocha noon. Dahil kay Pinoy bilang Pangulo. Isipin nyo yun. Kaya nun talagang sabi ni Mocha, sige tara, laban tayo. Bahala na, mawalan tayo ng negosyo, mawalan tayo ng show. Laban natin to si Mayor Rodrigo Duterte. Kaya kami lumaban nun. At ngayon, tanungin ko kayo ngayon. Sige, kayo mga OFW, tanungin ko ngayon. Oh, nung naging presidente, di ba, sikat kayo ngayon? Yung mga taong sinasabi, uy, I like your president, I like your president. Oh, di ba? Hindi ako magsasabi niyan, kayo na mismo. Kasi si Mocha marami nagsasabi sa amin yan eh. Nung nanalo si Pangulong Duterte, pag nagbubunda kami ng bansa, ang laging sinasabi sa kanya, oh, are you official from the Philippines? I like your president. We like your president. Oh, di ba? Oh. Pabulaan na niyo sinasabi ko. Oh. Ganyan eh. Naging proud tayo na, uy, we have a president na grabe, ginagalang to ha. Nire-respeto to. Sa katunayan niya, sinasabi nga nung iba, we want a president like your president. Oh, tell me if I'm wrong. Diba? It's because we, it's not just me, it's us. Lahat tayong Pilipino naging aktibo na ipinaglaban si Pangulong Duterte noong 2016. Kaya nga sana, ha? Ngayon, ulitin natin yan. At the same time, wag ko kayong pumayag sa mga katulad na vlogger na to na aapihin yung ginawa natin noong 2016. Yung mga tanga, hindi nga ako DDS. Tanga, hindi nga ako DDS. Tanga, hindi nga ako DDS. So parang kahihiya mo? Sorry. Yun lang ho sa akin ha. Pasensya na ho ha. Saka boss, naalala ko yung naupo ang kaso na ambush ng tatay ni Mocha kaya siya sumuporta. Yes, isa yon. Actually, isa din yon sa na dahilan
Actually, nakita niya kasi kay Pangulong Duterte yung ano niya, yung ama niya. Kasi ang, di ba, ang ama ho ni Mocha ay prosecutor din. At napatay do ito dahil anindigan, ha? Isipin niyo ito, ha? Para sa kaalaman ng iba, ang tatay po ni Mocha ay na-ambush sa Pangasinan. Bakit ho? Dahil sa eleksyon. Matindi ho ang labanan pagdating ho sa eleksyon sa mga probinsya, lalo na ho dyan sa Pangasinan. Yung tatay niya, hindi ko na lang sasabihin kung sino, ha? Baka ma-libel pa ako, eh. Basta may isang kandidato, ayan, kandidato na lang, eh, hindi pinanigan nung tatay niya at pinanindigan yung desisyon ng korte. I mean, hindi pala korte, COMELEC, or something like that. So, pinanindigan. Kaya nagalit at winarningan. Nang 2 weeks before, winarningan yung tatay, pag hindi mo binago yung desisyon mo, lagot ka sa amin. Ganon katindi yun. Kaya, nanindigan yung tatay niya hanggang kaduluduluhan. Hindi kumuha ng bodyguard. Wala. As in, wala. Mag-isa lang siya. Umabiyahe. Ano to, ha? Judge to, ha? RTC judge to. Kaya nung napatay nun. Sobrang sabi ko nga kay Mocha nun, eh. Ganyan talaga ang politika. In-explain ko sa kanya yung nangyayaring po. Kasi, wala naman kasi sila Mocha nun, ano eh, na hindi, siyempre, artist siya. Hindi naman sila na, ano. In-explain ko sa kanila yung takbo ng politika sa bansa natin. Kaya nga sabi ko sa kanya, we really have a problem in terms of justice system sa atin. That's why we need a strong president who can twist the arm of people para itong mga ganitong bagay ay mawala sa atin. Eh, yun na nga, kaya nga ho siya sumuporta. Yun lang, ha.